sa mipulot sa taong inimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, na pa sa amin ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Arina mananako pag-ibig mo sa mitot sa taong luminimot, awa mo'y at ipong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahan ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Jesus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa katulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang ng iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin. At ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at dudurugin tila alikabok. Itatahip sila. Tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos, pupurihin ninyo ako at datakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan.
akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan sa intuyong lupain at may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na ulibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang magbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa tanan, siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa tanan, siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tumatak na waring ulan, naway umuspong din naman ang manunubos ng tanan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista, hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig,
ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paghahanda, ngayon po ay kalawang linggo sa panahon ng Adbiyento, bago sumapit ang Kapaskuhan o Kapanganakan ng ating Panginoon. Tunay pong sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa ating mga pagbasa ngayon na kung saan tunay na gumagalaw ang Diyos sa atin araw-araw. Tunay ang paggalaw ng Kanyang Espiritu para sa ating lahat. Tulad po sa unang pagbasang ating narinig mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, huwag kayong matakot, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Tayo'y gagawin niyang papapalakasin at tunay na gagawing mga kanyang mga anak sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Mga minamahal na kapatid, may kasama tayong Diyos sa ating buhay araw-araw. Minsan po maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo ay natatakot, tayo po ay pinanghihina ng mga pangyayari o karanasan sa buhay, at minsan nawawalan ng pag-asa kumbaga. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay tutulungan tayo sa ating paglalakbay. At sinasabi natin tayo ay maliit, tayo ay pangkaraniwan, opo, pero kung ang Diyos ay kinikilala natin sa ating buhay, tunay na tayo dumadakila at lumalakas at binibigyan ng biyaya upang tayo magpatuloy sa ating buhay araw-araw. Mga minamahal na kapatid, ito naman talaga ang ating ginagawa sa ating buhay pang-araw-araw. Dumudulog tayo sa Panginoon. Sa ating lahat dito, siguro po, sigurado po ako, 100%, hindi tayo nakakalimot sa Diyos. Ngunit, sa pangkaraniwang buhay din, nandoon din yung hamon na kung saan sinusubok tayo kung paano natin tatangkilikin, yayakapin, at pagpupunyagi ang ating Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, ito ang hamon para sa atin. Kung paano natin ipapakita, ipapamalas ang Diyos na sumasa atin sa kabila ng ating karanasan sa buhay natin pang araw-araw. Sinasabi natin, mga minamahal na kapatid, na po, para bang ako'y nagdadasal naman, ako'y lumalapit. Bakit ganito ang buhay natin? Ito po ang ipinapaala sa atin ng ating Panginoon. Tunay po natin kilalanin, tunay natin yakapin, tunay natin panghawakan ang Diyos sa buhay natin. Muli, mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay nakikilakbay sa atin. Ang Diyos ay nakikipamuhay sa atin. Tinutulungan niya tayo araw-araw. Hindi niya tayo pinapabayaan sa ating buhay na ito. Kaya po, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapalala sa atin ang ating Panginoon na mayroong isinusugo ang Diyos. Mayroong kasangkapan ang Diyos. Mayroong instrumento ang Diyos para ipakita ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang paghahari, ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ngayon pong pangalawang linggo ng panahon ng Adbiyento, kung naalala niyo po ang Ebanghelyo noong nakaraang linggo, ibinigay sa atin si Juan Bautista na kung saan siya'y naghahanda o pinaghahanda tayo sa daraanan ng ating Panginoon. Tunay itong ginawa ni Juan Bautista sa pagdating ng Panginoong manunubos na bigay sa atin. Na kung saan ang ating Ebanghelyo ngayon, ito rin ang sinasabi sa atin. Dahil nangangaral si Juan Bautista tungkol sa paghahari ng Diyos, pero tinatanggihan ito ng sanlibutan. Tinatanggihan ito ng ating komunidad o ang ating buhay na ginagalawan sa araw-araw nating taglay. Mga kapatid, ito ang paalala sa atin ng Diyos ngayon. Gumagamit ang Diyos ng kasangkapan upang ipakita niya ang Kanyang presensya upang tayo'y magkaroon ng kagalakan upang tanggapin siya sa ating buhay. Mga minamahal na kapatid, nawa nakikita natin ito sa ating buhay. Muli,
gumagamit ang Diyos ng kasangkapan o pamamaraan para ipakita ang kanyang pagmamahal, ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Tunay ang Diyos na gumagalaw sa atin. Ngunit ngayong panahon ng Adbyento, bago sumapit ang Kapaskuhan, mayroon tayong katauhan na si Juan Bautista upang tayo ay turuan pangaralan. Tayo po ba ay nakikinig? Tayo po ba ay yumayakap at umuunawa sa paalala o pangangaral ni Juan Bautista? Sabi po sa ating Ebanghelyo ngayon, no po, ang pangangaral ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karasan at inaagaw ng mararahas. Tila bagay mga kapatid, ang pangangaral ni Juan Bautista tungkol sa paghahari ng Diyos ay may kumakalaban hanggang sa ngayon. Totoo naman talaga ito sa atin ngayon sa buhay. Isinasaayos, pinapabuti tayo ng ating Panginoon araw-araw. Pero maraming pumipilit na sinisira ang mabuting plano ng Diyos para sa atin. Muli mga minamahal na kapatid, gumagamit ang Diyos na kasangkapan para tayo mapasaayos araw-araw, upang tayo mapabuti araw-araw. Ngunit sa kabila nitong planong ng kabutihan ng Diyos, marami din kumakalaban dito. Tayo ba ay nakikinig sa pamamaraan ng Diyos o tayo ba ang pamamaraan upang sirain ang plano ng Diyos? Mga minamahal na kapatid, ito ang una na dapat nating tingnan sa buhay natin. Tayo ba ay nagiging kasangkapan sa mabuting pamamaraan na bigay ng Diyos o tayo ang nagsisira sa plano ng Diyos? Muli sa panahon ng Adbyento, pinaghahanda tayo. Ano ang pinaghahandaan natin sa buhay natin o sa ating buhay? Yung maging instrumento ng Panginoon o kabutihan o tayo naghahanda sa kasamaan laban sa ating kapataon natin? Mga minamahal na kapatid, ito'y dapat nating tingnan sa ating buhay pang-araw-araw. Unang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon. Pangalawa, mga kapatid, pahalagahan po natin ang mensahe ng Diyos. Sabi ko po kanina sa una, may pamamaraan ang Diyos. Kung tayo ba ay ginagamit sa pamabuting pamamaraan, ngayon naman sa pangalawa, pinapahalagahan ba natin ito sa ating buhay? Pinapahalagahan ba natin ito sa ating presensya araw-araw? Mga minamahal na kapatid, unat sa pulpa, tayo ay kawangis ng Diyos. Likas sa bawat isa sa atin ang kabutihan. Likas sa atin ang mabuting imahe araw-araw. At dayon, ito dapat natin ang ating pag-alagaan o pahalagahan dahil dito makikita sa atin. Hindi ito ang pamumukha natin ay hindi kasirian ng iba. No po, ang ating presensya ay hindi kontrabida sa iba. Nawa hindi ito ang mangyari sa buhay natin. Hindi tayo kontrabida para sa iba, kundi maging bida dahil ang ginagawa natin ay kabutihan para sa pangkalahatan. At doon namumutawi ang presensya ng ating Panginoon. Muli mga minamahal na kapatid, sa pangalawang punto ng ating pagninilay ngayon, pahalagahan natin kung ano ang pamamaraan o binsay ng Diyos na binibigay sa atin araw-araw. Huwag natin itong sirain sa ating buhay. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Alam ko po, sigurado po ako na may minsay ang Diyos sa atin araw-araw na ikabubuti mo at ikabubuti ng kapwa-tao natin. Mga minamahal na kapatid, pagpapahalaga. Pagpapahalaga sa nais ng Diyos para sa atin. Sa panahon po ngayon ng paghahanda, ano ang pinapahalagahan natin? Ano ang ating pinapahalagahan ngayong pinaghahanda tayo ng pagsapit ng Kapaskuhan? Minsan po abalang-abala tayo, nagkipag-agawan pa tayo, magkipag-away pa tayo dahil may gusto tayong mithiin. Pero ito yun pala ay kasiraan ng ating buhay. Hindi yon ang nais ng Diyos para sa atin. Muli,
pagpapahalaga sa mensahe ng Diyos o yung pamamaraan ng Diyos para sa atin. Itong dalawang pamamaraan at kahalagahan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, saan po ito mauwi sa ating paglalakbay o paghahandang ito? Matatamo natin ang paghahari ng Diyos. Matatamo natin ang kaharian na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At sa kaharian ito, ito ang tunay na kaligtasan na handog para sa ating lahat. Kaya mga minamahal na kapatid, na po sa pamamaraan ng Diyos at mensahe na bigay sa atin, ito'y nagbubuga ng kaharian ng Diyos na dapat natin isaalang-alang sa ating buhay araw-araw. Mithiin ito nating lahat. Tulad ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo ngayon, nangangaral siya dahil yun ang kanyang tinanggap na misyon dahil mayroong pagpapalang paghahari ng Diyos na ibibigay sa ating lahat. At ito rin ang ating dapat gawin sa buhay natin araw-araw. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, ito ang nais ng Diyos para sa atin ngayon. Ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay may pamamaraan. Ang Diyos ay may mensaheng dapat pahalagahan. Tulad ng ating salmong tugon ng ating narinig, ito ang buod na ating dapat panghawakan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa tanang siya'y nahahabag. Tunay ang pag-ibig ng Diyos at siya'y tayong lahat ang nagkakaroon ng katuparan ng pag-ibig ng Diyos dahil siya'y nahahabag sa ating lahat. Muli, ito ang ating panalangin mga minamahal na kapatid na nawa, masumpungan ko, totoong aking maramdaman at aking pahalagahan at pakikinggan kung anong pamamaraan ng Diyos. Dahil ito ang tunay na pamamaraan na ipinapamalas sa akin na ang Diyos ay pag-ibig dahil ako ay Kanyang kinakahabagan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Diyos na mapagpapatawad, dinggin mo kami. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na tinalikuran ang makasalanang pamumuhay, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Atinawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang yumauna ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian, manalangin tayo. Diyos ng pagpapatawad, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Ama, pakundangan sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming mga panalangin at gawin mo kaming katulad ni Juan Bautista na walang takot at mapagkumbabang saksi sa mga aral ng iyong anak sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming handa ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay Sanuwan. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Juan de la Cruz ay pinangarangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papulis sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling maubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalos iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Bering Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan de la Cruz, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Ng mundo
sakuna at lungkot. Kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, alinat, pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Kapay ng mga mahihirap, Panginoon, idigtas mo ang iyong bayan. Di ba't kaysaya dapat ng Pasko? Bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa. Kabay ng mga mahihirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office kapag Lunes hanggang Webes at Sabado ay 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus, ipagkaloob mo ang paghahayag ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadal ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Anak, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malapagdiriwang, umayo kitaglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aaral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.